Well, let's get another perspective on the President's Accomplishment Report. We're now joined by Dr. Rene Ofrineo. He is the President of the Freedom from Debt Coalition. Dr. Ofrineo, magandang hapon po. Thanks for joining us today and welcome to the program. Magandang hapon po. Magandang hapon, Carmina. Magandang hapon sa mga tagapakinig. Well, Dr. Ofrineo, as soon as the President ended his speech yesterday, the analyses started to come in. I want to ask you what your assessment is of the President's report to the people. Well, kulang. Ang ginawa po niya sinalaysay niya ang ginagawa ng iba't ibang departamento ng gobyerno. This is parang related ito sa sinabi niya noong February or March ng malaking achievement niya ay yung the government is functioning, the bureaucracy is functioning. But we, even the crisis na pinagalingan natin under COVID, we need to do more than that. And ikalawa, we need to yung transformation ng ekonomiya at lipunan na batay doon sa mismong itinatagda ng NEDA na Ambition 2040, malaki ang dapat gawin because we have a mal-developed economy. We have an agriculture that is in shambles, manufacturing na sisingap-singhap, at ekonomiya ang umaasa pa rin sa OFW remittances. Mm-mm. Pero paano niyo masasabi na kulang nga, gayong according to the President himself and the way he laid out his speech yesterday, he touched on the economy, he touched on the education sector, even talked about the military pension, health, science as well. Pagkatapos binanggit din po niya yung connectivity, both physical and digital. To some, that was comprehensive. Why do you still find that lacking? Well, you need to, ang sinasabi ko nga, kulang sapagkat we need to do more. For example, yung crisis sa agriculture na nakita natin last year, even this year, at saka under COVID, is actually an opportunity sa government to do much more. So, in-announce niya yung condonation ng utang, in-announce niya yung pabibigay ng lupa sa mga itong mga veterans sa military. But the sector of agriculture requires an overhaul, hindi lang ganun kasimple. For example, paliwanag na sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos pag-response sa kakulangan ng bawat product, nakikilam ang gobyerno. This is in contradiction do sa patakaran ng rice tariffication at partly in contradiction sa mga naunang programa ng agricultural deregulation. Maliwanag na hindi pwedeng pabayaan ng gobyerno ang sektor ng agriculture na iwanan mo na lang sa sinasabi nilang malayang kalakalan. Hindi pwedeng mangyari yan sa China. At then, tinitinan ko Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, India. Ang lakas pala ng protectionism na binibigay nila sa agriculture. Tayo naman namibigay lang ng ilang binhi, ilang traktor. Kulang. So you wanted to hear, Dr. Ofrineo, you wanted to hear more about what's gonna come next. Andiyan na, may condonation na, may Emancipation Act na, pero ang gusto nyo sanang marinig, ano na ngayon? What's going to, what's next for our farmers and where is the government going to be in this plan? Ganun po. Well, sa agriculture, dalawang malaking bagay. Dapat yung empowerment ng mga magsasaga, tuloy-tuloy yan. Hindi lamang, una yung ating land reform, may malaking problema sapagkat anim na dekada na yan. So, you have first, second, third generation problems sa land reform ni Marcos Sr. Merong ganun din problema kay Juan. Yung sinasabing ikokondon yung utang, you see, marami ho eh, nakapagbenta na ng lupa after 10 years. And then, marami rin na yung lupa ay nakasanla hindi sa bank, hindi sa land bank. Nakasanla sa dito po sa mga informal sector, sa informal. So, mahalaga yung revalidation, yung census. Ano ba ang sitwasyon? So, yan po. And then, bahagi rin ang empowerment. Itong yung pagbibigay ng sapat na kaalaman
at you mobilize the people. So there, hindi yung basta tinitid mo na silang object of ayuda. So, ikalwa, yung integration ng agriculture, integrated approach, mahalaga. Ang nangyari nung ipinasa nila yung rice tarification, ang solution, magbigay ng makina. Hindi po ganun. Ngayon sa speech niya, dinagdagan niya yung value chain. Ngayon, dinagdagan niya yung farm to market road. Mm-hmm. You need an integrated approach, and that's what other countries are doing, because it's a strategic issue. At yung kakulangan sa pagkain has become a global problem. Nakita nyo yung gulo sa Ukraine. Mm-hmm. Tinamaan yung grains na ina-export ng Ukraine at Russia, matindi po, magkakaroon ng pagkukulang na malaki. At ngayon, nag-declare pa yung, I think, if I'm not mistaken, India, hindi muna sila mag-export. So even if you have money to import, kung wala ka naman ma-import, may problema. Mm-hmm. Well, aside from the broken support system for the agricultural sector, there's also another problem hounding it, and that's the problem of smuggling. The president touched on that. Ang sabi po niya, hahabulin at ihahabla bilang na ang mga araw ng mga smugglers. Your take on that? Maganda po sa pakinig yan. Pero yan pong smuggling niyan, 1990s, nilalabanan na natin, lalo na nang mauso dito yung ukay-ukay, maya-maya ukay-ukay na ng kotse, maya-maya ukay-ukay ng agriculture. So, kung mayroon smuggled goods, bakit ang Bureau of Customs, ang hinuhuli ay yung goods, hindi yung smugglers? So, sana maiparada niya, kung talaga seryoso siya, sino ang big-time smugglers? Sino ang big-time distributor? Sino ang big-time orders? Talagang sinamantala nito mga ito yung sinasabi nilang free market rules. Para katulad din po sa privatization ng ating power, ng ating water. Nung i-privatize, sino ba na pumasok? Di yung may kakayahan magkapital at may kakayahan magdikta ng presyo. And that has become a very big problem for Philippine industry, especially manufacturing, because our cost of power put us at a disadvantage vis-a-vis our neighboring countries pagdating sa manufacturing. Mm. Because the cost of power is 40%, accounts for 40% ng cost of manufacturing. Ang labor cost is mga 10% lang. So, how can we compete sa Vietnam na ang cost of power is 40% lower? Mm-hmm. So, we have a very big problem. So, sana po ma-address ito seryoso. In-announce niya yung IPIRA. Ano kaya ang gagawin? But nakita na natin yung investigation doon sa transmission. Akala nila gaganda ang transmission. Yung pala parang nag-game lang itong mga nakakuha ng China Grid Corporation saka yung local partner. Wala, hindi naman ginagawa yung dapat gawin nila. And then ngayon, gusto pa nila yung mga electric co-ops. Gayun din po. So, holistic and integrated approach sana sa mga programa. Hmm. Hindi yung, ang nangyayari ay parang patsy-patsy na But let's talk about that moment when he also talked about connectivity playing a huge part in the development of this country, and not just connectivity physical wise but also digitalization. May binabanggit po nga siya na one mobile app to for the government. How do you think this is going to move the country forward, and are you optimistic that it will deliver the promise that it holds? Maganda ho ang connectivity. It's a very good program. I think a few decades ago, nakita na yan ang Singapore, and that's why in-announce nila the whole country, mag-state sila, may access. Dito ang problema, yung access, may bayad. So, paano yung pag-break ng monopoly? Mahal po ang gastos natin sa connectivity. Mm. And then mahalaga rin po na ituloy-tuloy yung
digitalization ng gobyerno at well, ensuring na may access sa digital na communication itong ating mga mag-aaral, lalo na sa Kanayunan. Nung COVID po kitang-kita ko sa Kanayunan, ako kawawa talaga itong itong mga mag-aaral na ito, kasi wala na yung mga education manuals, wala yung materials, wala pang access sa internet. Grabe. So we have this poverty of learning. Yeah, and talking about the poverty of learning, the president touched on that as well. He made a mention of K to 10, the recalibration of that. Siguro hindi na binanggit yung K to 12 dahil yung last 2 years, mukhang wala naman ng problema doon. But the very foundation, the very education that our learners are receiving, there's going to be a recalibration of that. Yun din po ang sinabi ng presidente kahapon mismo sa kanyang SONA. Ito ho ba'y maganda na narinig nyo mismo galing sa Pangulo? Mahalagang magkaroon ng review ng K to 12, kasi nung before COVID umiikot nga ako, tinitingnan ko kung nag-aandar yung K to 12. Yung tungkol doon sa mga internship, yung ibang mga bata pumunta sa munisipyo at tagatimpla ng kape, sabi ko, ano bang klaseng skills upgrading ito? Dapat talaga return to the basics, how to strengthen yung foundation ng mga bata sa reading, writing, sa math. At ma'am, ang nawawala ko sa education system natin, yung culture of nationalism. Sabi ko, ano ba ito, napapayaan ng education system? Kaya po wala yung sense of nationhood, nawawala. In fact, ang isang problema ko dito sa PDP na nilabas ni Senior Balisakan, wala man lang reference dito sa Constitution. According to the Constitution, ang isang primary task ng Estado to ensure na magkaroon tayo ng independent, self-reliant, progressive economy based on strong industry and strong agriculture, good agrarian reform, and preferably an economy na talagang malakas ang papel ng local sector, especially Filipino workers. Walang ganong reference. Bakit sila invento ng mga sa mga ano ba ang basic? Ni hindi man saan minensendo sa Maharlika Investment Fund, according to the Constitution, dapat ganito. But basta sinasabi lang nila, we will create jobs, we will create wealth, ganoon. Parang we just take their word for it. May isa pa pong nabanggit, no, sa pagbukas ng sesyon sa Mababang Kapulungan, gayon din sa Senado, in the morning, during the opening of sessions in the morning yesterday. Both leaders of both houses of Congress really touting the need to have a public-private partnership act, no, pag-aamyenda ng BOT law. Were you also surprised, because some were waiting for this, but were you just as surprised that the president did not mention that, considering the transformative power of PPPs that it can bring to the nation? Ano po tinutukoy nyo? Yung Public-Private Partnership Act. Marami na po ang nagsabi that this holds the key to revitalizing the economy. This is going to boost infrastructure. Pero ito po ay this has been bogged down by a lot of issues, right of way issues, BOT law needing to be amended. At ito po ay layon sana. Kasama to sa LEDAC measures na pinagpulungan. But the president himself failed to mention this during his State of the Nation address yesterday. Dr. Afrineo. Well, actually, napakalalim at lawak na nitong PPP program na nagsimula sa BOT experiment ng panahon ni Cory, pinalalim ni Peter Ramos, lalo na nung meron tayong power crisis.
And then nagkaroon tayo ng PPP under Duterte, naging hybrid, ginamit pa yung ODA. Mm-mm. Because of PPP, you have the whole power sector already in private hands. Yung PPP ay kasabay ng privatization program. Ganyan din yung sa water system. But you have to ask yourself, ito bang PPP nagbigay sa atin ng murang tubig at saka murang kuryente? And then yung universal access, nariyan ba? So yung pinag-uusapan nila is more yung sa implementation ng mga some infrastructure sa road system. But at the end of the day, Dr. Afroneo, you're saying is that no matter what the discussion is, it has to, at the end of the day, result in better basic services for the people. Exactly, because yung pong issue ng ban ng basic public services, duty yan ng pamahalaan, any government sa buong daigdig. So, bakit ang solusyon kagad? Kailangan natin ng ganitong project, digitalization sa isang baryo, PPP kagad. Ikalwa, yung pong PPP, remember, bakit ang PPP? Ang ini-emphasize lagi ay yung big private corporation or big foreign multinational. You can have, halimbawa, you can have a public-private partnership involving a group of OFW big savers para together with the LGU magtayo ng mas magandang public market in their municipality. There should be more PPP na involving the people. Public public farmer partnership para umandar yung iyong masagana program. Public partnership program para i-revive natin yung pangisdaan, yung mga coastal communities. Lagi na lang iniisip, pag may problema, hanap tayo ng isang malaking korporasyon, partner natin in development. So napag-iiwanan ng mga tao, and under this PPP program, I'm sorry to say, pag magpapatuloy po ito, lalala ang problema ng inequality. Right now, because of the PPP, yung mga big public services ay nasa kamay na ng mga malalaking korporasyon. So grabe po ang sila eh, kahit na may COVID, patuloy ang kita. So yung, tapos yung mga tao naman nawawala ng trabaho, inequality. Kaya tama po si Kwan, kanina si, narinig ko sa inyo si Senator Coco Pimentel. Sabi niya, ano ba ang basis nitong unemployment? Mm-mm. Actually, yung isang pag-aaral po namin, 80 to 82% ng jobs sa Pilipinas, informal. So, maaaring mababa statistically yung unemployment, but the quality of jobs in the Philippines right now, at ito yung malaking hamon sa ating Pangulo at sa ating bansa, how to create good quality jobs for all or at least for the majority of the people. Well, finally, Dr. Afroneo, I'm speaking to you now as President of the Freedom From Debt Coalition. With the plans that the President laid out yesterday, with the Philippine Development Plan in place as well, with the various interviews that various cabinet secretaries have been giving the past days in the run-up to the State of the Nation address, do you see any way out for the Filipino people out of the debt? We're the President entering his delivering his State of the Nation address, his second one against the backdrop of record debt. Yung mga plano ba na ibinigay ng Pangulo, yung mga gagawin ba sa mga susunod na taon, ito ho bang mga planong ito ang magpapalaya sa atin mula sa mga utang na minana din po niya mula sa iba pang mga administrasyon? Go ahead, Dr. Afroneo. Well, alam po nyo, itong krisis sa utang nagsimula 1980s, akala natin nakahulagpos na tayo ng panahon ni GMA. Sabi niya, wala na tayo sa supervision ng IMF. Tapos, pagdating kay President Duterte noong 2019, ang debt to GDP ratio natin 39%. Pero by the end of his term, yung utang na 6 trillion noong 2017 naging 12 trillion at the end of his term.
But ngayon, nadagdagan agad ng 2 trillion under President Bongbong. At yung kanyang presentation sa SONA, parang tuloy-tuloy lang ang pangungutang. Eh, ito po'y nakakatakot sapagkat baka maulit yung bulong ng ginawa ng mga technocrats ni Marcos Sr. noong 1978-79, sinabihan si Marcos Sr. ng ilang mga tao, are we not overborrowing? Ang bilis ng mga utang sa IMF at World Bank. Ang sabi ng mga technocrats, don't worry, the economy by growing, makakabangon, mababayaran ng utang. But look, what happened? Eh, nagkaroon ng crisis. Ngayon, mayroon. Ganun na naman ang framework. Don't worry. And then kasama na dyan yung sa Maharlika program. But you see, ang pinag-uusapan sa daigdig ng maraming bansa ngayon, how to get out of the debt crisis na nilikha nitong COVID pandemic. At malaking-malaking issue ito sa Amerika. And the way out is really to strengthen your local industry, your local agriculture. But how can you do that kung kulang ang programa? Ikalawa, kinakailangan naman, tingnan talaga yung fiscal system mo, yung system ng pangutang, system ng paggastos, yung transparency sa paggastos lang. Hanggang ngayon, di natin alam paano nga ba walang maliwanag na reporting sa paggastos ng panahon ng COVID. Tapos ngayon, utang ng bawat dakibo ay utang. Parang napakasimple ng pamamahala. But you see, ang duty ng government is how to get out of this. At mayroon na naman projection na bababa yung debt to GDP ratio. But yun po ay projection lang. Napakaraming projection in the past na hindi po nangyari. Well, so, Doctor, yung sustainability is a problem. Okay, sustainability is a problem. We've run out of time. Dr. Rene Ofreneo, there, President of the Freedom from Debt Coalition. Maraming salamat po for taking time to be with us this afternoon. Ingat po kayo. Thank you. Thank you.